Okay lang. Pinalaking mabait at may takot sa Diyos ang 23 anyos na si Lyra. Maituturing na maswerte ito dahil lumaki siya sa pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Manguukit ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina naman ay isang canteen staff. Mas lalo siyang napalapit sa Diyos at sumama sa mga religious activities nang siya ay maging scholar ng kanyang simbahan. Dahil sa kanyang mas tumitibay na pananampalataya, kahit gaano kahirap ang buhay, madalas pa rin niyang sambitin ang dalawang salita. Okay lang. Napag-alaman din ng aming team ng si Lyra ay aming kapanayamin na siya ay mahilig din sa pagsayaw. Lyra, bakit ka mahilig sumayaw? Every time po na sumasayaw ako, parang gumagaan po yung feeling ko. Every time na na-stress ako sa mga paperwork sa school or kahit po konting problema, ganun. Pag sumasayaw po ako, parang nawawala yung mga problemang iniisip ko. At saka, nung tumaba po kasi ako, yun po yung ginawa kong way para kahit pa paano mabawasan po yung weight or bumalik po yung dating katawan ko. At yun, isang way na din po yun para maging healthy yung lifestyle. At yun, talagang masaya po talaga ako every time na sumasayaw ako. Sabi nga nila, if you love what you're doing, parang masaya ang buhay. Tayo, Lyra. Balita ko, may stage fright ka daw. Na-overcome mo na ba? Konti pa lang po siguro. Kasi up until now po, every time na tumatayo pa rin po ako sa harap ng maraming tao, andun pa rin po yung ninig, yung minsan nawawalan ng sasabihin. Kahit na minsan alam mo yung sagot, kapag talaga dumating yung kaba or ninig, nawawala. Kahit na alam mo talaga yung sagot, nawawala po. Nag-volunteer na po akong magbasa sa simbahan namin, maging commentator, maging lector. So, meron din po kaming Bible sharing every Sunday afternoon. So, in that simple way po, parang kapag nag-share po ako ng mga experience, parang dun po, nag-start na pong parang maging okay na po yung pakiramdam ko. Nagiging confident ka na. Kapag nag-share na po ako sa harap ng mga tao. About biology, study of life. And one, Lyra. Miss Lyra. So, see you around. Goodbye, class. Bye, sir! Ayos ka lang? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Nabanggit ni Lyra sa aming team na isa sa mga pinakamatinding dagok sa kanyang buhay ay nung nakatanggap siya ng isang text message na nasa ospital ang kanyang kapatid upang operahan. Dali-dali ay nagpaalam siya sa kanyang boss upang mapuntahan agad ang kanyang kapatid na hindi man lang niya alam kung ano ang kalagayan sa kasalukuyan. Nanlulungo at humahagulgol si Lyra hanggang makarating sa ospital. Ayaw na ayaw niya ang ganitong lugar, lalo pa't naroon ang kanyang kapatid. Sobrang bigat ang kanyang nararamdaman nang umabot sa puntong hindi niya na alam kung ang naririnig ba niyang iyak ay galing sa batang nandun o galing sa kanyang puso. Lahat ng ipon niya para sa kanyang pag-aaral ay nauubos dahil sa operasyon. Ngunit
hindi dito nanggaling ang sakit. Nanggaling ito sa katotohanang hindi niya magagawang akuin ang nararamdaman ng kanyang kapatid. Okay lang. Dahil malapit siya sa Diyos, nagkaroon pa rin ng positibong pananaw si Lyra. Okay lang. Ngunit, bigla itong nagbago nang makatanggap siya ng tawag na wala na raw ang kanyang lolo. Okay lang, hindi maging okay. Lyra, I'm very sorry dun sa nabalitaan namin na pinagdaanan mo, like yung hospital yung kapatid mo at yung namatay yung lolo mo. Paano mo na-overcome yung mga struggles mo na yun? That time po, sobrang sakit po talaga nang para sa akin. Mm-hmm. Yung tipong question ko po yung existence mm-hmm. ni God, kung bakit niya kami pinabayaan, mm-hmm. kung bakit kinailangang mangyari sa amin yun, mm-hmm. yung gano'n na na-hospital yung kapatid ko at an early age, at yung lolo ko naman nawala. So, siguro dahil sa sama ng loob ko po, parang yung nasisi ko po si God, which is ngayon po pinagsisisihan ko. Kasi po, mula po nang naging scholar po ako ng Simbahan, parang dun ko po mas nakilala ng mabuti si God. Na, so, simula nun, mas naging magaan na yung pag... Opo. Parang, parang nagalit ako sa sarili ko dun sa point na yun na sabi ko, bakit dumating sa point na kailangan kong questionin yung existence ni God? Which is hindi dapat. Kasi nga, na-realize ko na lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga struggles na dumarating sa buhay natin is part yun ng plano niya. Mm-mm. At yun yung ginawa kong way para hanggang ngayon, kahit na maraming pagsubok ang dumarating sa akin or sa amin, lagi ko pong iniisip na yun yung plan ni God at may purpose po kung bakit yun nangyayari. At naisip ko din po yung sinabi ng sister namin na the more na nagiging close ka kay God, the more na struggles yung mararanasan mo. So, ngayon po, nagiging mas stronger ako, mas nagiging matatag yung faith ko kay God na lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. May purpose at yung purpose. Okay lang. Dalawang salita na nagpapalakas ng mga paa ni Lyra upang tumayo, bagamat napakarami ng sugat at galos ang kanyang natamo. Dalawang salita na katumbas ng libu-libong kasabihang nagpapalakas ng loob. Higit pa sa payong kaibigan. Higit pa sa horoscope ng dyaryo. Dalawang salitang inilalapat niya sa bangkang papel, inipot, at umasa noong maiabot niya ng personal sa pangarap. Ngunit sa lahat ng kanyang napagdaanan, isa lamang ang mahalagang bagay na natutunan niya. Hindi mo kailangang isulat sa bangkang papel. Alam niya. Alam niya ang dahilan ng bawat pagpatakot ng mundo. Hindi mo kailangang magpanggap na ayos lamang lahat. Okay lang ang mga